Yan, okay po. Kasi po, pag umalis na si pastor sa church, uuwi na tayo sa bawat bahay natin, tayo po ang may daladala ng ating testimony. At walang ibang nakakalam yung kasama mo sa bahay. At yan, hindi mo alam kung paano may manage ang testimony mo. Minsan lang mga young people, madalas tayo sa church. Amen. Dahil sa church, ang pulang ang utos ng Diyos sa bahay ang dami. Eh, baka tinatakasan na lang yung mga sa bahaya. Huwag naman o sana. Okay po, Genesis 39. Genesis 39, hindi nyo po yung mahanap sa Exodus. Nandyan o yan sa Genesis. Okay po? Tayo po lang, dito kayo, let's talk about the character of Joseph. How to bear testimony to the sight of God and all the people around him. Genesis chapter number 39, verse number 1, and then verse number 12. Amen. Are you there? Amen. Sige po, responsive reading po tayo, babasahin natin. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard in Egypt, Egyptian, brought him to the hands of Ishmaelites, which had brought him down tighter. Verse 2 kayo. The Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. He was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had put in his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had laid the house and in the field. He left all that he had in Joseph's hand, and he knew not what he had, save the bread which he did eat. Joseph was a good person and well favored. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. But he refused and said to his master's wife, behold, my master will have not forsaken me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand. There is none greater in his house than I, neither had I kept back anything from me but thee, because art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? And it came to pass as she said to Joseph day by day, that the Lord did not unto her to lie by her, but to be with her. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house wherewithin to help. And she came by his garment, saying, lie with me, and he lift his garment under her hand. And he played and got him out. Napakaganda na ating binasa sapagkat tayo po'y naniniwala na si Joseph po ay isang lalaki at hindi po siya bakla. Okay? Dahil sa, alam mo natin sa atin nung katuruan sa banal na kasulatan, kapag sinasabing totoo, masakit yan. Minsan no, akala ng mga bakla, sinasaktan sila sa matalang totoo naman yung kanilang narinig. Dahil meron pong mga tao nag-i-enjoy sa mali at kailan na hindi sila makakaalis sa mali hanggat hindi sila parang pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Meron yung testimony. Kapag tayo po yung naligtas, tumanggap sa Panginoon, meron tayong testimony dati na kung sino talaga tayo. Nung pagkatapos natin tumanggap sa Panginoon, meron pong pagkakaiba na yung dating ikaw ay hindi na ikaw. At kapag tinanong ka ng bagong tao, kamusta ka? Ay, ganun ko rin. Walang pagbabago. Ang tanong, bakit? Pero nung pagkatapos nating tumanggap sa Panginoon, nagkaroon lang tayo ng pagbabago, sapagkat tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Sapagkat pagkatapos nating tumanggap sa Panginoon, meron pong plano ang Diyos na hindi natin plano. Meron din naman tayong plano na hindi plano ng Diyos. Amen. Kapag meron tayong plano, siya pa rin natin ginagawa, hindi naman pala plano ng Diyos. Walang mangyayari. Meron tayong plano na siya din naman plano ng Diyos ay maganda.
pagkatapos ko pong naligtas, matagal ako naligtas, mayabang kasi ako. 23 na kidad ko. E binigyan ako ng pastor, mas mayabang pa sa akin. Let's go po. Pagkatapos ko ako yung tumanggap sa Diyos, sabi ko, parang kailangan ko yata ito. Kailangan alisin ang sigarilyo, kailangan alisin ang alak, kailangan alisin ang pagsusugal, kailangan alisin ang pagmumura, kailangan alisin ang panahon wala ka sa Diyos. Ay, nung naalis ko na, sabi ng Diyos, oh, alisin naman natin ang kites mo, kasi ligtas ka na. Ako, another burden na naman. At ito po ay totoo, dahil ligtas lang naman talaga, at nagbibigay. Sabi ko, dati mo ako yung nag-aral ng pare ko sa Katolik, meron akong 1,000, ibibigay ko sa church, 5 piso. Nanginayang pa ako kasi sigarilyo ko yun eh. Sabi ko, ngayon naligtas na ako, ano pang panginayangan ko? Okay. Diba dapat wala na? Amen. Nung hindi paligtas, talaga namang laging lumalabas. Nung naligtas na, ayaw na lumabas. Nasaan kaya ang testimony natin dito? Yeah, amen. Like Joseph, na hindi naman, ang tindiyo ng kanyang naranasan, malay ba niya na siyang gagamitin ng Diyos pagkatapos ng 400 years nila sa Egypt. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, ang pamilya mo, ang lahi mo, maglilingkod sa isang bayan ng 400 years, mahigit. Malay ba ni Joseph yung patay na si Abraham? Imanay ba ni Abraham yung mangyayari yun? Sapagat wala pa siyang anak, sinabi ng Diyos. Opo. Sabi ko, grabe naman. Totoo talagang may Diyos. Naniwala ba kayo? Amen. Buti naman. Kasi pag hindi, nakatakot to eh. Sabi niya, Joseph was brought down to Egypt. Potiphar, an office pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him to the hands of Ismailite, which brought him to down. Hindi natin alam kung nakatali ito. Amen? Bakit ito? Galing kasi sa isang wrestling, galing sa bubuga ng mga patid niya. Okay, nandito na yung mayabang. Alam niyo po, kapag tayo naging anak ng Diyos, tingin sa atin ng tao, mayabang na tayo. That's true. Amen. Amen? Bakit? Kurma mo pa lang, yung lakan mo ang pera eh. Mayabang ito. Makahalo mo may tira. Yun ang ganit ang bilis. Okay lang yan. Wala ka na lang na ito. Walang pa rin dating, no? Diba? Magugulat doon sila. Bakit ito? Isang pangyayaring hindi niya inasahan sa kabila ng kanyang mga pangarap. Okay? Joseph, he was the son of the old age his father. Si Joseph po, kabilang po siya sa 12 anak ni Jacob. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Oo. Oh, salamat. Baka po hindi. Ipipinto ko na lang para malaman mo ito. Siya po ay labing isa. Opo. Tama ba? Opo. Kami, labing isa kami. Buti na lang, pangatlo ko. Pagkatapos yung kanilang bunso, si Benjamin. So bilang pangalawa sa bunso, yung dalawa ay mahal na mahal ng kanyang tatay, sapagkat ang naibigan ng kanyang tatay ay si Rachel lamang. Pag mga Rachel, maganda yan. Sino ang Rachel dito? Sabi ni Jacob, dito yung aking mapapangasawa. Isilaban ang mga galing. Tito niya. Oh, hindi pwedeng mauna ang bunso sa pananay. Ito muna. Inalasin si Jacob noong araw. Tapos yung katulong pa. Eh, nagkaroon siya ng 4 na asawa. Ayaw niya naman mangyari yun. Amen? Hanggang sa dumating yung panahon na gusto niya nang humiwalay. Sapagkat talagang sa tingin niya nalalapastangan na yung kanyang pamamahala. Ah, ito. Alam niyo po, pag mga anak ng Diyos, matalino talaga yun. Ha? Kasi alam niya paano niya gawin ang tama at paano niya panindigan ang tama. Bakit po? Si Joseph po, he was the son of the old age, his father. Matanda na, nung pininto ng kanyang mga patid, patay na yung anak mo. Yung anak mo na pinagmamalaki mo, na binilan mo ng magandang damit, wala na, niyaka ng liyon, itong damit, oh. Kung ikaw ang tatay ng chef, ano kaya yung sasabihin mo? Tapos ang mismong may gawa, mga anak na di ba masakit yun? Ha?
17 years old, walang cellphone, walang telegrama, walang contacts, walang sakyan. Paano niya hanapin yun? Sabi niya, hanggang mamatay ako, baon-baon ko yung kalungkutan kung magwala ng aking anak. Masakit din mawala ng anak. Kaya pag nag-asawa na inyong mga anak, okay manungkot kasi madadagdagan yun. Pero kung nawala, ulit talaga muli ka sa atin yan. Amen? Amen. Si Joseph po ay pinakapaborito ng kanyang tatay. Hindi naman masama na mayroon kang favorite nanak eh. Siyempre, yung favorite mo, yung mabait. Pipili ka lang ng favorite eh. Yung pang salbahe. Hoy, talagang napaka-mapangarapin niyang anak. Ito yung favorite ko. Tayo po, paborito na tayo ng Diyos, kaya maraming gumagawa sa atin ng masama. Okay? But as many as receive Him to them, give them power to become the sons of God. At nung tayo nagiging anak ng Panginoon, pati ng mundong ito, galit na sa atin. Hindi ka na bibiling sigarilyo, hindi ka na iinom ng alak, hindi ka na magsusugal, hindi ka na pumunta ng body squint. Diba, nagagalit sa atin ang mundo dahil ayaw mo nang gawin ang gusto niya? Dahil favorite ka na ng Diyos, ang gagawin mo yung para sa Diyos. At yun din ho tayo. Tayo nung pagkatapos natin maligtas, dito na tayo. Dati ako dyan eh. Alam niyo po nung ako'y nag-iikot na after kong maligtas ng isang taon. Sabi ko, ganyan buhay mo dati yun. Isang buwan pala. Labing pito kayo yung mag-inuman, isa lang baso ninyo. Laki kayo, naglilips kayo sa baso. No, isa lang ka lang. Kahit kami nag-asawa na, kanya-kanya kami yung baso. Ay, may sakit doon. Diba? Sabi ko, Lord, tingin mo ayaw mo akong doon sa buhay na ayaw ninyo. Bakit minsan gusto nating buhay na ayaw ng Diyos eh? Oh. Pero nung pagkatapos nating naligtas, ay anak, huwag ka na dyan. Ang tigas pa rin ng ulo. Di ba kaya ako, sabi niya, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng lakit. Okay. Maliban lang sa gumano. Sabi niya, hindi lamang kayo tagapanginig, sa atin kayo po yung mga tagagawa. Joseph, he was saved to the Ismailites from the hand of his brethren. Tinanggol mo yung mga pagsubok. Malay mo ni Joseph na ganitong mangyayari sa kanya. Mga kapatid niya mismo, ininta siya doon sa Ismailites. Mga kamag-anak nila yun. Bakit pastor kamag-anak? Kasi po si Esau, yun po yung lahi niya. Di ba, nagsimirin sila ni Jacob? Si Esau kamagaling, oh, kasi hindi siya sumunod sa tatay, nag-asawa nung ayaw ng kalooban ng tatay. Kaya magugulat kayo. Maisip mo yung antir ka ng Diyos. Dalawang letter B ang kinuha ni Jacob kay Esau. Number one, birthright. O ito sa bao. Akin na yung panganay ka. Ako na yung may authority. O di ba? Pag may panganay, meron kang authority sa mas bata sa'yo. Huwag mo na usapukin. Amen? Kasi mas may edad ka. Ikaw na yung siga. Ayaw niya ang Diyos ng ganyan. Sabi ni Jacob, ako na yung panganay, ako na yung birthright mo. Sige, kasi mamatay ako sa luto. Ang tanong, hindi ba nakiisa si Jacob that time, pero kalooban ng Diyos yun? Pagkatapos, kinuha na yung blessing. O di ba? Sabi ni Esau, buti lang. Kaya pala bagay sa kanyang pangalan ng Jacob. Kasi kagaya yung pangalan niya eh. Kung sa mga sa atin yung turn natin, manuka. Sa mga kalye na orat. Bakit? Mapanglamang. Di ba? Pero bakit pinahintulutan ang Diyos? Kung mabasa natin sa New Testament. Dahil hindi naman pala siya sumunod sa kalooban ng Panginoon eh. Now, pagkatapos kong naibintan ni Joseph doon sa Ismailites, sabi ni Reuben, nasaan na yung ano, wala na yung kapatid niya. Sapagkat si Reuben no, ang panganay, ipinto mo na lang. Nalungkot siya kasi sa cargo niya yun eh. Cargo niya sa kanyang tatay, wala na yung kapatid niya. Eh si Judah magaling, oh, ganito lang gagawin natin. Magtatay niya ng isang tupa, ilumbod natin yung damit, tapos sabihin natin sa ating tatay, solve ang problema. Grabe, dami nilang problema.
kriminal yung kanilang kaso. Pero ang pinag-uusapan natin dito, alam ba ni Joseph na siya yung gagamitin ng Diyos para sa 400 years na kanilang paglalakbay sa Egypt? Hindi. Yun po yung kanyang testimony. Number 3, Joseph was sold to the Egyptian from the hands of the Ismailites. Pinagkakitaan. Dahil binintay ito sa amin, ay dapat may tubo kami. Di ba? Alam mo, magninegosyo ka, walang tubo. Sino pong businessman dito? Binili mo ng 40, bininta mo ng 39. Oh. Tapos sasabi mo, Lord bless me! Sali pa, paano nangyari? Di ba wala? Kasi binili mo ng 40, binta mo ng 40. Nagpagod ka lang. Bumuo ka na lang sa... Di ba? Walang mangyari. So pag sinabing sun, wala na sa kamay, pinagkakakitaan na, yun po ang nangyari. Sabi ko, panghirap naman ang kanyang testimony. Pero sa kanyang dulo. Number 4, Genesis 39 verse 21. Genesis 39 verse 21, but the Lord was with Joseph and showing mercy and giving favor in the sight of the keeper of prison. Ito po yung good news. Si Joseph po ay merong espiritu ng Diyos. At si Joseph po ay simpleng lalaking kagaya natin na minsan tinutokso din, brother. At naranasan niyo ba yan? Kasi ang pupugin niyo, posibleng wala eh. Meron mo sa kanya, isang katiwala na tapat sa kanyang amo, pero bago yung tapat muna sa Diyos. Di ba napakalaking discouragement niya? Wala na, namatay yung kanyang nanay. Yung kanyang tatay, humiwalay na siya. Bininta ng kanyang mga kapatid, pinagkikitaan. Napunta sa isang lugar na wala silang contacts. Maganda nga ngayon, mag-post ka ng picture. Amazing, ganito mukha. Inong araw, wala yan eh. Di ba? Nawawala si ganito. Nung araw lang lising-lising, pag nawala, ay di wala na. Sabi ng kanyang tatay, ang hirap po ng kanyang naranasan. Pero hindi niya ito plano. Ha? Ang good news, this is the plan of God. Plano ito ng Diyos. The Spirit of God was with Joseph and the keeper of the prison commanded Joseph's and all prisoners. Kasi po nung siya pinagbintangan, nakulong. Attentive. Hindi talaga niya ginawa. Kaya siya pinakulong dahil hindi niya ginawa. Nasundan niyo po ako? Oo. Dahil hindi niya na tinuluyan, pinakulong siya. Sabi nila, hindi, talaga namang asawa ng pero yun, mga kapatid. Matindi ang kaso niya. Tingnan mo itong Hebreo na ito, pinagkatiwalaan ko. Tinangka ko. Sige, dati sa Roma nun. Yung mistero, naiiniwala yun sa misis niya. Kahit kasi sinungaling yun ang lahat. Kaya sa mga misis dito, okay, magsisinungaling ha. Pinagsisinungaling sa mistero. Pinakulong. Pagdating doon sa kulungan, nandun pa rin ang Diyos. Yun po yung blessing. Kahit saan po tayo mapunta, kahit napakaraming pagsubok na meron tayo, meron pa rin espiritu ng Diyos na siyang tatak sa'yo. Pagkatapos ng tayo tinubos ng Panginoon. Amen. E di kahit siya nga magpunta, magpuprosper ka. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos na hindi tayo magpuprosper eh. Pero meron pong requirements kung paano ka magprosper. Amen? Meron din pong rules kung paano ka magprosper at kung paano yun mangyari, kalooban ng Diyos yun. Kasi po ang pagpapala ng Panginoon, may enjoy mo nang hindi ka magdadawa. The blessing of the Lord, it make it rich and he added to sorrow in it. Binyo na rin ito ha, ang lungkot ko naman. Bakit? Iwag ko ba? Winner ba? Kaya yung iba nagkakasino. Kaya yung iba nagsusugal. Dinadala nila. So, di ba, may pira na sila, malungkot. Ay, walang pira, malungkot din. Di pa kasi. Walang pagkatay ba? Nagtatalo-talo, nag-away-away din sa pira. Hindi naman nagkapira. Nagtalo-talo din sa hot, hindi naman nakabayan. Yan bang pangbayan ang pagtalunan ninyo? Hindi! Di ba? Si Joseph po ay pinagkatiwala ng Panginoon. Then,
yung mga tao na kapaligid sa atin, nakikita nilang may Diyos ka sa buhay. Amen? Bakit? Pag hindi nakita ng mga tao, wala kang Diyos sa buhay mo, hindi na sila maniniwala. Kaya kapag lumabas tayo, dala natin Biblia. Minsan, sabihin pa nila, pwede ba kung magturo ng Bible? Ay, may karoon pala ako. Tamba yun ah. Magkaroon ka lang ng trabaho. Nang dahil sa'yo. Yun po ang blessing nito. Uy, labas tayo sa buhay ninyo! Tao mo! Nagchichismisan, nakakalala mo. Pwede ba kayo magsiyan ng matrik? Oh, meron pa mo lang gagawin. Mariwi mo na ako. Kasi pa. Sabi ko, grabe naman mga tao. Kayo po yung mga preachers, mga surveyor. Kayo po kasi pagan ng mga tabay na nalabas. Pag nakita nilang dadala mo yung Holy Bible, ay, may utos pala sa akin si nanay. Biglang naalala niya yung mga utos. Bakit? Dahil sa'yo. Dahil alam nila ang Diyos na sa'yo. Amen? Kapag ang Panginoon nasa isang tao, sabi ko po, ligtas lang mo ang pwedeng mag-surveyor. Ligtas lang din po, marunong mag-surveyor. Sapagkat ang iniligtas, hindi nagsusurwiningan. Saan ba? Meron bang ligtas na hindi ligtas na hindi nagsusurwining? Wala. Bakit? Hindi naman siya gagamitin ng Diyos eh. Hindi siya gagamitin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ginagamit ng Diyos yung membro ng church, yung nasa church. Tinan niyo po yung mga backslider, hindi na nagagamit ng Diyos. Bakit? Ba't pa sila gagamitin? Backslide na sila eh. Sabi na, punta din ng conference, anong gagawin? Umupo, tumayo, magbasa ng Bible, makinig. Yung pare-pares na klasa ng Diyos eh. Tumunta ka tayo, umupo. Umupo, makinig, tumanta. Ganun lang. Magbigay. O, di para na sa church lang din. Sabi ko, ito, conference na to. Kaya para sa atin, every Sunday, conference na yan. Si Joseph po, ang blessing, bearing testimony, nandun po sa kanya ang Espiritu ng Diyos kahit siya ay nasa loob ng kulungan. Amen? Nasa loob ng kulungan. Sabi na, nakulong po yung kambere at saka yung panadero. Yung partner sila, hindi sila magugutok. Ako na nag-iilip ako. Tatlong araw, hindi pala sila nag-iilip. Sabi na Joseph sa panadero, ikaw, yung sinabi mong basket, ulo mo yun na nakasabit sa puno, nakakainin ng guwak kasi mamamatay ka after 3 days. Buti hindi siya sinapok ng panadero. Kung ano na sinasabi mo. Yung kapir, ikaw naman, pagkatapos ng 3 days, birthday yung pero, ibabalik ka sa posisyon mo. At pag naibalik ka, alalahanin mo ang guwak. Siyempre, sa masarap na buhay, nakakalimutan yung serbat ng Panginoon. Kasi gumanda niya yung kanyang word, gumaling niya. Kaya niya nanaalala nung nananginip yung pero. Tinawag lahat ng mga magic hero, sabi nila, paano namin mahulaan? Ikwinto mo alam. Mayroon po akong kilala sa loob ng kulungan, pinatawag. Diba? Yun po yung blessing. Kasi nakita ng pero ng Panginoon na kay Joseph, ginawa siya ang gobernador. Ganyan po, simula sa pambubukbog, dinadlan sa balon, bininta, pinatakitaan, nilagay sa kulungan, tapos biglang nagiging gobernador. Hindi naman nag-aaral ng political science. At paano yun nangyari? Tingnan mo natin yung pinakaingat, tingnan ng biyaya mula sa Panginoon. Tingnan mo natin, Genesis 45, Genesis 45, verse 1. Amen. Sige po, pakibasa po hanggang 5. Sige po, sabay-sabay. And Joseph did not refrain his child before all the blessings of God in him. And he cried, as for every man who go out from me. And there stood no man with him. Now Joseph made himself known unto his brethren, and he wept aloud, and he began
Now that therefore we not be, nor are angry with yourselves, and it is so mean here, for God did say to me before you to deserve your life. Yeah. Sabi niya, kasi yung kanyang mga kapatid, bumili ng pagkain sa kanila. Kaya kung po tayo mga anak ng Diyos, imposible maubusan na yung pagkain. Amen? Amen. Okay. Yung mga maraming tao nagugutom, pero hindi mo ako nakakita ang mga anak ng Diyos nagugutom. Bakit? Kasi kung pagkain ang pag-uusap at lagi ang inaanda ng Diyos para sa atin. Amen. Okay, that's right. Bakit yun lang naman ako ng reset time? Pagkain, damit. Sabi niya, kumunain mo lang ako, ibibigay ko lahat ng kailangan ninyo. Sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, ako to, si Joseph, ang bininta ninyo. Huwag kayong magalit sa inyong sarili. Sapagkat ako'y pinadala ng Diyos para hindi tayo mamatay sa tutok. Hindi kung wala si Joseph, patay silang lahat. Pero yun mo yung sea vineyards, walang ulan, laging summer. Hindi natin ano na nangyari sa ilog. Di ba? Sino pang magtatrabaho? Nagmotor ka lang gabi ng misis mo, ang init eh. Sabi ko, grabe sino, parang pinapandungan tayo ng impyerno nito. Ang init ng kalsaka. Habang nagmumotor gabi, kaya huwag kayo magtaka sa kulay ko. Kaya talaga yun ang puto. Meron mo yung blessing ni Joseph. Joseph sent by God to preserve life. Pinadala mo si Joseph sa lugar na yun, pero tingnan niyo po yung kaparaanan, yung testimony niya sa mga kapatid niya. Now therefore, be not grieved nor angry with yourselves, that ye soul be tighter, for God sent me before you to preserve life. Sabi niya, putong buhay mo ba yung tatay natin? Grabe, ang tagal niya namumulila sa tatay, 17 years, 13 years. 17 lang siya nung bininta, 30 years old siya nung siya naging gobernador. Ikaw kaya, Brother Reggie, mawala ko siya tatay mo ng 13 years. Magbalik ka, haba na ng bigyan niya. Anak ko ba yan? Pero yun po yung blessing ng Panginoon sa kanya. Buhay pa ba yung tatay natin? Ako to! Sa tingin mo, anong reaksyon ng mga kapatid niya? Na nagbinta sa kanya, nagpugpug sa kanya. Na pinagkakakitaan siya, nagsinungaling din sa kanyang tatay. Kung tingnan niyo mo yung blessing, lang dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, pinagpala siya ng Diyos. Amen? Pinagpala siya ng Panginoon eh. Kaya sila po ay, nung sila ay napunta sa Egypt, binigyan sila ng lugar ng pero doon sa Goshen, doon sila umabot ng 430 years. Tagal naman na kanilang. Kasi po, kailangan matupad yung prophesy ng Panginoon kay Abraham. At ano, malay ba nila yun na nag-uusap si Abraham at ang Diyos? Pero imposibleng hindi nila alam na alam nila yun. Dahil yung mga Israelites, aram po nila ang Old Testament Bible. Tayo kaya, alam kaya natin ito? Kuya, alamin pa natin. Tingnan niyo po yung testimony. Bearing testimony, this is the plan of God. Okay, plano ito ng Diyos, di natin plano. Amen? Bearing testimony is the presence of God. Yung pagdalalaw ng ating kalagayan sa harap ng mga tao, ito po ay nasa presensya ng Diyos. Amen? Si Joseph, kahit anong hawakan niya, kahit anong gagawin niya, pagpapalain siya ng Panginoon kahit sa loob ng kulungan. Grabe ngayon kaya kung mayroong Kristiyanong makulong, ano kayo mangyari sa loob ng kulungan? Hindi pagpapalain siya, sabi ni Brother Jay, sacrifice, parang tato lang yan eh. Kailangan yung sarili mo yung drawingan mo, ang hirap to. Pag ako nagpatato, dito umboy, para sikat. Kita-kita, hindi mo kailangan yung tago. Pero mo, sabi ko Lord, even si Pablo na kulong sa loob ng kulungan, maniniwala pa kayo na dinadala niya yung testimony niya? And that is the presence of God. Habang kumakanta sila sa loob ng kulungan, naglindol sa kulungan, nagbukas ang mga pinto, lumabas ang mga nakakulong. Sabi ng jail guard, patay niya yung sarili niya. Sinigawan ni Paul, sabi niya, nandito lang kami, hindi sila lumabas. Wow! Pero yun yun po.
nandalo sa isang lingkod ng Diyos na napulok. Huwag nyo naman pag-pray, mapulok ka. Panglabar talaga. Ikaw kay Kulong, walang kasalanan. Di ba? Hirap na natin. Isang pagpapalaw sa Panginoon, kapag nandadala tayo ng ating testimony, that is the presence of the Lord. Amen? Amen. Hindi tayo ang bida dito. Opo. Kapag meron kang kausap, meron kang kausap, kaya po, para sa ating mga Kristiyano, kung ano yung pinag-usapan, siya yung dapat matupad. It's not 9 o'clock. Gabi yun, umano. Dadaan ka lang, nagagawa ko lang sa gesture. Basta 9 o'clock ng umaga, darating 9:59. Wow. Yung iba, 1 minute before 10. Alas 10 yun eh. Hindi, 9 pa rin yun. Bakit? Sinabi ko sa'yo nung naliligaw sa misis ko. Usapan namin, alas 10, dumating ako 9:59. Wow. Sabi ko, di ba, pasok kayo? Kasi 9:59 eh. Alas 2 pa rin eh. O sige, sige na, gutom na ako. Yun po, bearing testimony is, ano yung number one? Is the plan of God, plan ng Diyos ko. Kaya po, di ba, pinaganda ko ng Panginoon, even yung kanyang plano kay Joseph, ang hirap po eh. Sabi ko, kung si Brother David yun, baka yung gagawin niya. Bilang lalaki, sila lang dalawa sa bahay. Kung wala o yung presensya ng Panginoon, anong gagawin ni Joseph doon? Sige na, magsinungaling na tayo. Layo na. Dahil yung presensya ng Diyos na sa kanya. Diba? Sabi, sino gagawa ng matinding kasalanan? Hindi naman. Mayroong pinakabos sa bahay na ito, si Pero, hindi ako. Katulong lang siya doon. Diba? Bearing testimony, number one, alala niyo number one ko? Is the plan of God. Number two, is the presence of God. Number three, is the power of God. Amen. Sabi nga, but ye shall receive power of God that the Holy Ghost is came up on you, and ye shall be witnesses unto me. Boom! Uy, makapangyarihan pala tayo. Alam niyo po, sa mundo ito, ang kapangyarihan, pera. Okay? Okay. Ang may pera, kaya mong bumili ng buhay. Magkano bang buhay mo? Ganun sa kanila. Pero sa Diyos, hindi. Ikaw ay nagdadagdag ng buhay. Suruinin mo, maligtas, kapagyan sa Panginoon. Sobrang daming worshipper sa Diyos. Nalalaman kong mga kayo, pagkatapos kong maligtas, sa Petro na ako nagtatrabaho, hanggang ngayon, sabi niya, magkano bang buhay mo? Meron bang buhay po? Sigurang man. Pinusok po ako. Sabi nung isang mayaman na nagkamali lang po ako doon sa kanyang sakyan. Bakit? Magkano bang buhay mo? Niisip-isip ko. Wala namang buhay ko sila. Kung bibili mo. Ay, yung aking manager talaga kaya nang mapapaaway ako. Bigla niya na kinakit sa office. Oo, oh, nang pag-usap. Ay, talaga mag-aaway ka. Sabi niya, yago na yun, sir. Bisaya kasi yun, kaya palaban yun. Bisaya daw ako. Guruin mo po, kapag mapira sila sa mundong ito, makapangyarihan na sila. Ang kapangyarihan, tinutukoy ng Diyos, hindi yung dahil sa pera. Okay? Kapangyarihan, galing sa banal na Espiritu ng Diyos na kaya tumanggi ng mali na hindi natin gagamitin sa buhay na ito. Amen. Amen? Amen. Huwag yan, mali yan! Eh, masaya dito eh! Dito ako! O, ganun ang mundo. Eh, kung sasabihin ng Panginoon, huwag yan, mali yan. Ay, mali pala ito. Buti na lang, nalaman ko. O, di ba? O, Uy, huwag mong sasagutin yan, ang believer yan. Mas wako pa nga sa iyo ito eh. O, ano nangyari? Eh, di wala. Napakarami kong mga young people sa church, lalaki at babae, na hindi sila nakikinig sa totoong aral ng Panginoon at kung napakinggan na hindi nila in-apply, hindi na kasalanan ng manugan na kahit mitirin pa sa pangaral na walang mangyayari sa kanila. Amen? Bakit? Hindi naman, sino may problema? Si pastor pa rin kong sisihin? Kuwawa naman. Sabihin ng nanay, yan, Bible pa yun. Nandahan ko rin ang Bible, wala naman kinalaman.
Ang hirap po, akala natin madali lang sabihin, magdala tayo ng ating testimony sa iba, mahirap po. At ito'y nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Tinan niyo pong kapangyarihan ng Diyos. Si Joseph, sabi niya, kapangyarihan pa ng Diyos siya, ihulog ka sa balon. Walang tubig. Ibinta ka. Pinagkakitaan, pinagbintangan, pinulong. Pagkatapos, ay magaling lang siya na ano, psychiatrist, kasi alam niyo yung panguhulay, alam niyo. Ganito yun. Kasi ang Espiritu ng Diyos nasa kanya. Okay? Kung niwala kang panguhula, guide yun ang Espiritu ng Diyos sa kanya, yun ang kapangyarihan ng Espiritu. Sabi ko, galing naman ng Diyos. Nagiging gobernador after 13 years. Eh yung iba, kaliligtas lang, wala pong isang buwan. Matagal naman ang prison ko kasi. Wala pong isang taon sa church. Di ba? Basta gusto ko na mag-uwa, kaliligtas lang kahapon, hindi pa rin ako. Eh talagang kailangan natin i-earn yun. Amen? Pagsikapan muna natin, hindi yung ganun kadali. Pastor, ang tagal po, hindi lang po ako nagbubunga. Kailangan mo humingi. Baka hindi ka pa talaga humingi. Okay? Kasi po, kapag bumunga sa church, kailangan ito hihingin sa Panginoon. Kapag hiningi mo na, hindi magkakamali ang Diyos ibigay sa iyo. Ito, maghanda ko ng tao para sa iyo. Punta niyo. Meron pong anak ng Diyos, baha. Lord, save me! Dumating yung baka na dilayan. Halika na! Tataas na yung tubig! Oh, sabi ko sa Panginoon, iligtas niya ako eh. Dahil yung baka. Lord, save me! Nasa third door na. Dumaan yung lansa. Halika na dito! Tataas na yung tubig! Nasa bubong ka na! Ay, nagpuri ako sa Panginoon. Lord, save me! Tumaas na yung tubig, ang ito na, nasa bubong. Dumaan yung helicopter. May mega po. Halika na dito, nandiyan na yung tali, angkat ka na. Uy, nagpuri ako sa Panginoon eh. Namatay. Sabi ng Diyos. Balor, nagpuri ako, isave mo ako. Sabi ng Diyos, nagpadala akong bangka. Sinagot ko prayer mo. Nagpadala akong lansa. Sinagot ko prayer mo. Laka naman lansa. Nagpadala akong helicopter. Sinagot ka, ayaw mo. Ay, di kunin na kita. Bakit? Iayaw niya. Minsan tayo po ang umayaw. Amen? Hindi, nalilimutan natin na sinasagot na pala ng Diyos kung ating kailangan. Ayaw po eh. Meron pong mountaineer, umakyat, nag-landslide ng ilong, dumilim ang lahat ng paligid, sabi ng kasama niya, putulin mo ng tali. Ayaw po. May pananampalataya ko sa Diyos, hindi ako mamamatay. Inamatay, nakabitin, ganito lang pala kataso. Di pong pinuntun yung tali, di buhay pa siya sana. Di ba? Kasi pagpunun ng tali, bagsak, wali, pwede siya nung maglakad. Yung tagal, 24 hours, nakabitin, naglalapit na sa hilo, promikas. Sabi nung makasama niyang mabundin, hindi na po to. Di ba sabi natin, pupuli ng tali? Kasi ang tama lang eh. Minsan ganun nung tayo. Ayaw na natin tanggalin yung hadlang para pagpalain tayo ng Diyos, tayo mismo. Ayaw natin lalisin. Alam naman natin eh, kung anong dahilan ng pagpapala ng Diyos eh, kakapatan lang eh. Great is thy faithfulness. Wow. Grabe yun, sa sobrang tapat mo ng Panginoon. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, kung pang sino lang sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sabi pa, buhay na wala hanggan, walang katumbas ng pero. Madalas kong sinasabi, temporary lamang tayo. Grasya lang kung abutan ako ng 130. Oh, wala lang yun naman. Tawa-tawa kayo sa langit, eternal niya. Ito yung sa langit, hindi nag-tumbas. Sabi to, sa grasya, awa ko ng Diyos, sabi niya, para madala natin yung ating testimony. Individual o ito, individual to. Okay? Bearing testimony, hindi ito congregational. Okay? Pag lumabas tayo, wait tayo sa ating bahay, meron tayong kanya-kanya, inatupag. Meron tayong kanya-kanya. Walang pakialam na si pastor doon, buhay mo na yun at ang Diyos. May ugnay. Parang si Joseph. Hirap, dalawa lang sila sa bahay.
Maganda yung asawa ng kanyang amo. Ay, ang Diyos na sa akin. Magkakasala lang ako sa Diyos ko. Pero ito, ang hindi ng presensya ng Panginoon. Meron sa atin ng panahon ngayon, bihira na lang ako tapat sa kapwa. Kapag meron na ng kapwa ang tapat, ay hayakay na sila. Meron yung testimony, ito po ay kailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Then last, prayer. Naniniwala po ako na si Joseph, antindi ho niyang manalangin sa Diyos. Okay? Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, talagang ito yung panalangin, ang Diyos na nakakalaman sa kayo. Personal na ho ito. Ano namang gagawin niya doon sa kulungan? Marami naman itong amo ko, pinagsilbihan ko na, pinukulong pa ako. Sa kasalanan din naman niya ginawa. Pero ang tanong, nakatingin ba ang Diyos sa kanya? Sabi ng 21, but the Lord was with Joseph, kahit nasa loob po siya ng kulungan, kasi kapag si Joseph mo ay nagpipray, pinagpapala siya ng Diyos. Bibigyan lang tayo ng Diyos ng isang trabaho, kailangan mo ng prayer. Okay? Pag-alis mo ng bahay, mag-pray ka. Gusto na, pipray lang ko pag kumakain na yun. Ayun, yan tayo magaling. That is the only part of our life. Yung kainan na. Yan. Bakit po? Ilang beses ba manalangin sa isang araw? Kung sa pagkain ng tatlo, kasi tatlong beses na yung kumain, dalawang merita, lima. Pagkagising sa umaga, ani. Bago matulog, pito. Pagbabasa ng Bible, magpipray ka. Pagkatapos magbasa, magpray din. So, ang daming prayer. Amen? Sa loob ng isang oras, meron na sa isang oras, 24 hours, ilang minutes? Sa isang oras, 60 minutes. Sa isang oras, 60 minutes eh. Sa isang 24 hours, kung may panalangan ka ng tagi isang minuto, pero ng 24 minutes na prayer sa Diyos. Hindi lang natin napapadjet, di ba? Facebook muna ako, 3 minutes lang. Inapasara. Tawa na tawa. Ay, 30 minutes na pala. Ito ano na kami ni Mari, meron lang ako sasabihin, saglit lang. Ay, napagkapi. Ay, tumagalit ulit. Nung isang oras. Maya-maya, madilim na. Ay, ang bilis naman ng oras. Wow. Kasi sisip ang oras na ang bilis, wala na nung pinagawa. Kasi nung may kasalan na, time management, yun po ang problema. Di ba? Oo, wala eh. Kasi sisip yung oras na wala nung kinalaman, nag-iikot lang yan dyan. Ay, kailan mo yung pumapasok yung nag-preach. Yung oras na doon. E kung di nyo nakalagay yung oras na, Pastor, alas 12 na! O ba? Sabi, Pastor, matalik ako, yung oras ang doon yan. Sa likod ng mga bimbro. Bakit? Pag dito, panindigin nyo sa oras eh. Kahit yan ang oras, panindigin mo rin. Bakit? Pinin nyo po, sa loob ng 24 hours, kung meron ang tag-iisang minuto prayer, meron ka ng 24 minutes na prayer. Mahaba na ho yun. Ang sinabi ng Diyos, pray without ceasing. Hindi naman, pray ka lang ng pray. Ang ibig sabihin, walang pa din ang panalangin. Dahil meron tayo, yun po ating kailangan. Makapangyarihan ang mga kapatid ng panalangin. Yeah. Nalala ko si Pedro na ulo. Nalangin yung church. Nag-pray para sa kanya. Bigla siyang lumabas. Bukas lang yung gate, pati yung mga pusas na nalalaglag. Kaya alam nyo na ng pusas nung araw, hindi naman ganun. Nakalagay dito. Nakasuot ang ulo, nakalagay yung kamay. Yung pusas ni Hellboy, ganun ang pusas nung araw. O, paano ka marambalak na? Yung bago, may kadina. Meron ba siyang gwardya? Nang gano'n sa panalangin ng church, nakalabas si Pedro sa biyaya ng Diyos. Yeah. Sabi ko tayo, kapag tayo po'y manalangin, ito po, hindi naman natin, wala naman tayong panalangin dati, o kinasad, Holy Mary. Pray for our sinners, now the hour of death. Nung naligtas ako, mali pa lang prayer ng nanay ko. Holy Mary. Mali po ka. Pray for our sinners. Nang tayo sa atin,
hindi naman tagapagligtas si Mary sa si Kristo pa rin. Kaya nung nalaman ko, binago ko, nanay, ganito na ako ang prayer natin, ay, hindi niya. Mali yung prayer. Sabi ng nanay, talaga ko, oh, itong mga Bible nagsasabi, oh, hindi ba? Dito natin kukuli. Bearing testimony is by prayer. Hindi yung madali. Mas madaling mag-pray sa pagkain natin sa magdala ng ating sarili sa iba. Amen? Naintindihan yung book? Oh. Kapag nandun yung ating sarili sa iba, ang hirap na magsalam mo. Eh, meron tayong prayer. Makakaaway ka lang sa iyo. Pwede. Kaya po yung mga nag-asawa, kailangan talaga ng prayer. Lord, yung muna mag-forward mo na. Inay-inay yung muna nag-forward. Lord daw, nagbibiro. Ganun mo talaga, hindi. Lord, mag-pray ako. Kasi mag-asawa na. Kami po kinasal. 32 years old po ako nung kinasal kami. Siya ho ay 28 siya, 31 ako. Meron kami patakaran sa church. Club 25. Sabi ko, lalagpasan ko yan. Akala ko 26 na ako. 31 ako lang. Eh hindi, baka binaganap hanggang ngayon. Sinisisi namin si Pastor. Hindi naman ho. Bakit po yan? Siguro na-over lang kami sa pagsunod. Pero ang biyaya ng Diyos, kami dalawa. Okay? Nasa kalooban ng Panginoon. Lato ng may mga bagay na hindi mo makuha sa salapit, pero makukuha ko sa panalangin. Tandaan ko ninyo ito. Magandang ugali, hindi yan nakukuha sa salapit. Lalala pa yan. Nakukuha yan sa panalangin. Magandang testimony, nakukuha sa panalangin. Magandang buhay, nakukuha sa panalangin. At hindi ulat lang may mga sasakyan, magagandang buhay nila. Nung walang sasakyan, may problema ang gasgas. Tingnan mo, masulat. Nung walang sasakyan, hindi naman nais. Nung nagkasakyan na, so yung may gasgas. Sabi mo sa akin, nakamutot. Sabi mo, magkasgas na katawan ko, wag lang motor mo. Pero naisip ko, ay di ba rin mawasan motor ko, basta buhay lang. Biyayaw ng Diyos, 10 taon na ako nagmumotor, wala pang galos. Nangingitim na ako, pero wala akong galos. Sa biyayaw ng Panginoon. 10 years na ako nagmumotor. Bakit? May salamin naman, may preno naman. Lord, ingatan mo ako! Anak, walang preno yan. Ingatan mo ako eh. Wala kang preno eh. Kaya pag punan yung bigarin siya, paluwak agad. Pray ka lang, pray. Lord, ingatan mo kami. Malayo po kami. Kaya papunta kami ng Batangas. Hindi mo sinig ang preno. Ang gulo mo, kalbo na. Yung ratita, walang tubig. Yan ang ingatan ng Panginoon. Diba? Minsan kasi sa atin na rin yung problema eh. Oy, maging magaling naman tayo. Diba? Babiyahe kami ng malayo. Meron kaming preparation. Kaya kung pagdating natin, bago tayo pumunta ng langit, kailangan maging tapat muna tayo sa Diyos. Amen. Kasi pagdating doon, wala nang giving. Amen? Amen. Wala nang giving doon, dito lang yun eh. Sabi mo, Lord, salamat po. Nabasa ko sa Bible. Nasa Bible yan. Sabi niya, yung mayayaman, hindi magbigay ng sobra, yung mahihirap, hindi rin magbigay ng kulang. Parehas lang. Kasi po ang giving, meron pong percentage. Naniniwala po ba kayo dyan? Pastor, sobra na po eh. Yung hindi ko binigay. Ay, balik po. Isa akong grasya ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Ano lang po yung dati kong buhay kaysa ngayon? Sabi ko sa nanay ko, ay, piliyan ko ang Diyos kaysa sa inyo. Bakit naman, anak? Padalan ko kayo, simba kayo sa Katoliko. Bigit ko na si pastor ko pag palayan ka. May balik pa. Ano naman ang balik? Eh, kalusugan nyo, pwede na sa akin. Sabi ng nanay ko, oo naman. Pinagpalay ko na lang. Sabi ko, alam niyo po kung bakit? Last, dahil may pastor. Okay. I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Without my pastor, wala po ako. Amen? Amen?
Kung wala akong pastor, walang mangyayari kahit gano'n may kagaling. Meron po mga magagaling na lalaki. Kilala niyo si Valero, knockout artist ng boksingero. Namatay sa kulungan gamit ng sinturon. Dahil pinatay niya ang kanyang lubya. Paano nangyari? Chismoso na si pastor, dami na lang. Wala kasi siya, pastor. Sa unang mga magagaling na lalaki sa Biblia, David, Saul, meron silang prophet para sa spiritual needs. Okay po? Naniniwala po ba kayo? Si Saul, meron po Samuel. Si David, meron po Nathan. Sila pong mga magagaling na lalaki ng Diyos, meron silang spiritual leader. Sa atin po, meron. Kung tayo po ay magaling at pinagkakatiwalaan ng Diyos para sa ating physical, meron din naman para sa spiritual. At hindi yun nagkamali ang Diyos na magbigay ng pastor sa atin. Noon ay tinawag ka ng Diyos, bigla ko natulala eh. Ano pa na kong nalangig? Saka si Boba naman. Boba ako sa Bible school, safety lang ako eh. Kailan? Ang dami ko ng buka, kailangan ko mag-full-time. Sabi ko, basta di ako magpapastor. Ang trabaho ko lang ay matuto ako mag-surveying, matuto ako mag-Bible study. Kasi sa araw, mag-aasawa ako. Ayaw ko po yung anak ko, hindi ako mag-surveying sa anak ko, balang araw. Kasi kung hindi pa lumabas, takot ko yung surveying ko. Nung nakita ko na yung aking mga pinagpaguran, sabi ko, Lord, dito na ako. Handa-handa na magpagamit. Kahit magpapastor ako. Kasi po magsalita magpapastor, ang late lang ang tingin nila. Pastor, lang yan! Lang talaga? Yung sabi ng Panginoon eh, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Hindi sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng magaling na tatay, tarasin suka. Di ba? Ang sabi ng Diyos, bibigyan kita ng pastor. So, sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko sa tatay ko, tay, pagpiliin kayo sa pastor ko at saka ikaw, si pastor, piliin ko. Kahit ma-open ka sa akin. Bakit? Di ba ako pinaaral? Di ba ako binilhan ng magandang laruan noon? Lagi ba akong pinapalo? Binibilang na, no? Sabi ko, si pastor, hindi ako tinuruan na ni Garinyo, umino, magsugal. Bakit tinuruan ba kita? Hindi. Anak, pili ka. Sindihan. Sinindihan ko. Paano matay? Hindi. Mahinindi ko. Naubo. Kaya mo, anak. Baka mamatay. Susunod. Pagbili. Ba't kalahati na lang to? Eh, litin ko eh, baka mamatay. Ayaw pala, marunong na akong maniligal nyo. Ha? Hindi niya ako tinuruan, pero tinray niya ako. Pero po, yung pastor ko, tinuruan niya na ako, tinray niya ba ako? Kaya ang aking pastor, sabi ko pa, huwag na mo akin ha. Magaling niya, lalaki ng tao ng Diyos siya. Ikaw, tao-tauan. Ikaw, tao. Tatay ko natutong mag-pray. Anak, salam. Iba-iba. Sabi ko, biruin mo. Nung maliit pa ako, yung anak mo, pasaway! Darating naman si nanay. Yung anak mo, pasaway! Kanino ba ng mana yan? Hindi sila hamon. Kung ako yung natapos sa Bible school. Yan, mana sa akin yan. Kahit silang dalo, nanay at tatay ko, nag-agaw. Uy, sa akin kayo, nagmana yan. Uy, sa akin. Pero ito, wala naman silang ginawa. Pero ito po yung good news dahil may pastor ako. Amen. Very testimony. Huwag niyo kalimutan si pastor. Amen. Baka mamaya, pag uwi sa bahay, ano may preaching, pastor? Nalimutan. Di ba? Kaya pumili si pastor, ulit-ulit, parang siya ng blaka. Bakit ho? Kasi nalilimutan yung mga mensahe.
Kaya po yung mga inquiries, yung mga preaching, madaling matandaan. Pag leader is lahat yan, purong leader is yan, ha? Pag leader pay, lahat leader pay. Parang dali mong maalala. Lalo pa natin sa pera. Hindi yun. Meron pong pastor na panadala ang Diyos para sa atin. Hindi tayo pwedeng mabuhay para sa atin lang. Magbibigay tayo luwalhati sa Panginoon, gagamitin ng Diyos ang lingkod niya, lahat tayo magsasama sa isang gawain para magbigay glory sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga sa dami, punta niyong isin ngayon, siksikan ang mga tao. Siksikan no? Punta niyo ang church, siksikan ang mga bangko. Ang mga tao na wala. But thank God, nandiyan na kayo. Bakit po? Ligtas na lang ang katagawa niyo. Sabi ko, naman ko yung dinasave. Wala. Suga, sigarilyo, sabo. Sabi ko, pangit ang buhay. Pangit na buha, pangit ang buhay. Isang araw, tinignan ko ako yung mukha ko noon. Tinawaran ako ng misis ko. Ikaw, yan siya, ha? Mahabang, ang itin, talaga yung sabo ko. Ako nga ba yan? Kahit ako, pwede ko nang itanggi. Yun yung buhay ko noon, na walang kwenta. Ngunit merong pastor na tinawag ng Diyos para sa akin. Okay. Kaya ito, nagpapastor ako sa lugar ng timelines. Lugar ni Dagore. Bearing testimony. Yung pinangin ko po katungkol kay Joseph, siya po ay simpleng tao, tao rin normal kagaya natin. Na mayroong plano ang Diyos, hindi niya plano. Sumusunod lamang siya. Amen. Amen? Tayo po, may plano tayo. Kung hindi yung plano para sa Diyos, iwan na yan. Yung plano doon, patungkol sa Panginoon, doon tayo. Amen? Pag alam mong hindi sa Diyos yan, walang mangyayari dyan, maniwala ka. Pero pag alam mong yun ay para sa Panginoon, tuloy mo lang yan. Mayroong mga obstacle yan na dapat mong malagpasan. Ang hirap ito. Pero another challenge ito. Alam niyo po yung Christian living natin. Pag walang kahirapan, walang challenge. Bakit? Lagyan mo ba ang baso na kahit yun ay puno na? Hindi na. Bakit? Masasayang. Bibigyan ka pa ba ng Diyos kung meron ka pa? Di dapat mawalan ka muna. Ha? Para maalala mo ang Panginoon. Lord, bakit ako ba? Sinabi-dami dyan. Kung tira, nung meron pa, dinalala ang Diyos. Nung wala na, tsaka magmamaktun. May padansing-dansing pa, nalalaka. Ngayon po, ayaw ng Diyos ng ganyan. Ang katapatan mo sa Panginoon, even in our trials, the presence of the Lord is there and your prayer is there. Nandun ang panalangin mo, ang sunod. The blessing of the Lord is it make it rich and yakit mo sorrow with it. I-enjoy mo lang yan, maging masaya ka dyan. Malaki o maliit, yun ay galing sa Panginoon. Pero kung yun malaki, galing yan sa sarili mong tiwala, manginayon ka, bawasan yan. Okay. Iman yung mga bata. Bigyan mo si tita. Bawin ulit. Grabe. Ako na ulit. Pero yung sa Panginoon, bigay mo. Ako balas eh. Galing mo. Bigyan mo, bigyan kita. Bigyan kita kasi nagbibigay ka. Kung hindi ka nagbibigay, hindi ka rin bibigyan. Sabi ko, Lord, salamat mo. Isang napagandang testimony. Yun ay isang biyaya at grasya ng Diyos. Amen? Amen. Yung lahat na letter B, ang kapangyarihan ng Diyos na iniwala mo. Wala yan sa mukha, di sa mukha nakikita yan. Hindi, umuusok. Baka na din ang power ng Diyos. Ito yun. Ang power ng Diyos na doon sa katapatan mo sa Kanya. Amen. Sabi ko sa mga membro, mag-peace kayo. Dahil ang Diyos natin ay mayaman. Amen. Umarap kayo sa Panginoon. Pupunta kayo sa church. Isuot ninyo ang pinakamagandang damit sa harapan ng Diyos. Oo nga. Eh yung iba, galing ako sa katulig ako noon, ma-ex niya ang suko. Sabi ko, kaya si Bato. Ako, nung bata ko nagmamasinan,
Pero ngayon, nalaman ko, hindi pala lahat ng uso bagay sa suot niya. Eh, tayo walang uso. Culture ng Bible yung ating nasusunod eh. Amen. Kapag nasusunod natin ang culture ng Biblia, wow, ang ganda ng ating buhay. Tinutulong ko doon sa mission natin sa Taytay, walang problema. It is all responsibility. Pagtatrabaho, meron kang amo. Alam mo, late-late ka dyan. Iyon ang papasyon sa iyo. Di ba? Pag-aaral, responsibility. Pagbibigay ng pangbangon, responsibility. Lahat yan! Eh kung hindi yan nagagawa, ain't no problem. Welcome. Papasok na yan. Bintay na kayo. Yan. Tapos, tatrabahoy na tayo ng kalaban. Faith-faith ka pa sa Panginoon, ha? Tingnan mo, lalo kang nawawala. Yan yung mga trabaho niya. Lahat po, responsibility. Pagpunta sa church, pagbasa ng Bible, pagbibigay, pagsusulmining, pag-i-invite, lahat yan, responsibility natin sa Panginoon. Okay? Sinong susuporta dito? Jehovah's Witness? Tayo din. Sino magbibigay dito? Iglesia ni Cristo. Pag ang church may tatlong matulis, iglesia yan. Kapag may dalawang matulis, may basketball court. Murmurs yan. Galing. Kapag yung church napakahaba, bungalo, born again yan. Kapag yung church mahaba, tapos may mga nakausap yung kamilya, Baptist yan. Hindi na tapos. Baka, may pool ang tayo. Alam niyo bakit hindi na tapos? Kasi palaki ng palaki. Hindi mo tapusin mo, maliit ka. Tapos gagawin ko ulit ng malaki. Oh, yun ang lamang Baptist. Yung iba, tapos ka agad. Kasi yung tao, naiintanin sa building. Yan church namin na, wow, ganda. Pasok sa loob. Uy, bakit? Bakit o? Ang church o, ng Panginoon, padami ng padami sa kanya, babalik ako kapag may pangarap na sa buong mundo ang aking ibangin. Kaya tayo po, yun ang ating trabaho. Lago tayo. Amen? Pastor, may trabaho kasi ako. Dala ko ng trucks. Silent soul winning lang. Pag nagbigay ka, mag-smile naman para may tumanggap. Merry Christmas, Jose. Masahin. Masahin mo to. Wala mo niwala. Amen. Kailangan natin magawa ng maayos by prayer. Gusto ng Diyos, magbunga tayo. Pag nagbunga na ako kayo ng bawat isa, kahit isa lang. Hindi man yung prayer ng Panginoon, sabi ko. Kahit isa lang, basta meron. Sabi ng Diyos, lahat ang hingihin mo, bibigay mo. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you and prayed for much fruit. Kung ano yung hihingin mo sa akin, sabi niya, ibibigay ko. Yun po, bearing testimony. Akala natin madali. Oh, madali lang. Easy lang yan. Madali lang yan. Pero kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Pero kailangan mo ng lingkod ng Diyos. Amen. Kaya po yung iba, kapag may problems, nandiyan si pastor, magka-counseling, mag-a-advise, magtuturo. Huwag natin maliitin yun. Kahit insakto yung advice ni pastor, kung mali naman yung hindi mo, nagsinungaling ka naman, hindi mo na mangyari. Bakit mali? Yung sinabi ni pastor, eh, nagsinungaling ka eh. Di ba? Dapat yung buo. Pastor, tayuan mo nga ako. Yan magaling si pastor. Yan lang para sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi na, kailangan natin yan. Mayroon tayong man of God. Presence of God, power of God, prayer, and last, pastor. Amen. Sana, dalangin ko po na masaya kayong meron sa iyong pastor. Amen. Ako po, masaya. Sabi ng pastor ko, sabi ng pastor ko noon, noon ay girlfriend mo rin si Jim. Third year na po ako noon. Opo, pastor. Iwalay mo yan, hindi ka magtatapos sa may gusto. Ah, sige po, ngayon din. Tuloy, tuloy mo. Tuloy mo yan, asawahin mo yan. Ay, ito asawa po. Kailan ang paborito at mahal-mahal kong kasama. Kasi ayaw na kong magpalay ng mabaitin yata. Sige, nunoy. Kaya kami sa tatong panahon, pinasal ka.
Alam niyo po kung bakit? Dahil mayroon pong pastor pinadala sa buhay namin. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.